Hello mga best! Welcome back to my channel, Marge Kwentuhan. And for today's video mga best, isishare ko naman sa inyo ngayon mga best kung paano mag-rate ng products mga best. Halimbawa, nag-purchase kayo sa Shopee and then gusto nyo siyang i-rate yung product na binili nyo kay seller. So, eto mga best, kung gusto mo malaman kung paano ito gawin, tutok lang dito sa Marge Kwentuhan para malaman mo. Pero syempre mga best, bago yan, please subscribe to my YouTube channel at i-click mo na rin ang bell button below para updated ka sa next video tutorial na gagawin ko. Start na tayo mga best. Ituturo ko na sa inyo ngayon kung paano mag-rate ng products kay seller mga best. So, ngayon, alam nyo ba mga best na sobrang nakakatulong kay seller itong pag-rate ng products once na bibili ka ng products sila? Kaya mga best, please, kung gusto nyong makatulong sa mga, halimbawa, katulad ko, small seller pa lang or new seller pa lang sa Shopee, please rate the products mga best. Kasi malaking tulong po ito ang ratings kung saan malalaman ng ibang buyers or kung saan malalaman ng ibang mga customer na okay yung product mo mga best based on the comments or based on the rate sa mga previews na bumili na sa shop na yon. So, kaya mga best, kung gusto mong malaman kung paano mag-rate, ito na mga best. Sobrang bilis lang gawin to. Of course mga best, open mo na yung application mo ng Shopee. And then, check mo yun mga best, yung mga na-receive mo na items or mga deliveries from the seller. So, ngayon mga best, i-check mo siya, punta ka dito sa me. And then, makikita mo dyan yung mga previews na in-order mo na. Or I mean, yung mga na-receive mo na orders mga best. So, ito, makikita mo siya dito sa to rate. So, ngayon, ang purpose natin, diba, is to rate. So, click mo yung to rate and then makikita mo dyan yung binili mo na products kay seller. So, halimbawa, ito, check natin to or i-rate natin tong in-order ko. So, click the rate, yan, click mo lang yung rate mga best. And then, makikita mo dyan, merong nakalagay add photo or di kaya add video. So, ibig sabihin niya mga best, ang add photo po mga best, pipicturean mo lang yung, syempre, pipicturean mo lang yung items na binili mo or na-receive mo kay seller. So, ganito lang po. Click mo lang yung add photo. Okay. So, make sure na maganda yung kuha or malinaw. So, yan. Okay. And then, upload. So, wait mo lang yung mag 100% mga best. Ibig sabihin yan, upload na yung picture mo. Okay. And then, sa video naman tayo. Ngayon, ang gagawin mo sa video mga best, i-long press mo lang. Okay. So, syempre, kailangan niya yung seconds na iti-take mo siya. Yan, pwede na yan. Okay, upload ulit. So, wait mo ulit mga best na magiging 100%. So, ibig sabihin yan, ready to upload na yan. Or, I mean, ready to rate na po yan siya. So, after ma-upload yung picture mga best, pwede kang mag-comments dito sa box or comment section. So, pwede kang maglagay ng thank you so much seller and then kahit anong message mo sa kanya. Okay? And then, i-click mo yung lahat na highlights kasi nakakatulong po lalo kay seller yan. Okay? And then, pwede mo rin gawin ditong anonymous yung pangalan mo. Pwede namang hindi. I-on mo lang. And then, upload. So, ibig sabihin niya mga best, na-rate mo na si seller. Makikita na niya yan. Isa-submit mo na siya. So, ganyan kadali mga best, mag-rate ng product sa Shopee. So, ayan mga best, naituro ko na sa inyo kung paano mag-rate ng products sa Shopee. So, sana may natutunan kayo. And then, sa mga nanonood sa video tutorial na to, kung hindi pa kayo nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, please subscribe to my YouTube channel mga best para updated kayo mga best sa next video tutorial na gawin ko. Bye!